Colonel Bilela, dati kayong mag-asawa ni GM Garma. Sabi ng court, there is no marriage to speak of. Void ab initio. Yes, Your Honor. May anak ba kayo ni GM Garma? If I may, I'm sorry kung na-touch ko yan. Meron kayo anak? Yes, Your Honor. Magkano ang pinapadala sa iyo? At sino ang nagpapadala sa iyo? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Makilapit lang yung microphone. Kasi ang hina mo magsalita eh. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Si Sir Bilela, sir. Si? Sir Bilela po. Do you deny that also, Sadir Dabalis? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent with lying to cite in contempt Sergeant Dabalis? Second. Colonel Bilela. Yes, Mr. Chair. Colonel Bilela, are you the owner of Noy Pitz Bar? Part owner of the one of the Noy Pitz, yes. Noy Pitz, Mr. Chair. And you know that being a part of the Noy Pitz Bar will entail millions of dollars. No, Mr. Chair. How much is your participation on those Noy Pitz Bar, which is so popular in Las Vegas, in L.A., in California? Just in Las Vegas, Your Honor. Huh? 20% in Las Vegas. 20%. And how much is the 20% that you shared? 200,000, Your Honor. 200,000 what? Dollars? Dollars, Your Honor. Wow. And where did you get the money of the $200,000? From my salary in as a police attaché, Your Honor, and my savings, Your Honor. So, naging police attaché ka sa Washington? No, Your Honor. Saan ka naging police attaché? In the U.S. West Coast, Your Honor. Okay, did you put that $200,000 in your salen? Yes, Your Honor. Can you kindly submit your salen to us? Yes, Your Honor. Okay, so those Noy Pitz Bar, no? That was established during what year mo to nabili, yung part mo? 2021, Your Honor, nung second year ko doon sa US, Your Honor. Hindi ko po nabili. Meron pong nagtayo po at mga kasamahan ko po. Bali, tatlo po kami. Hati-hati ho kami. At kayo, Colonel Bilela, dati kayong mag-asawa ni GM Garma? Technically po, Your Honor, hindi po. Ano na? Technically po, Your Honor, kasi ang sabi po ng court, declaration of nullity of marriage kasi yung sa amin. So sabi ng court, there is no marriage to speak of. Void ab initio. Yes, Your Honor. Okay. All right. But still, you are in contact with her. May anak ba kayo ni GM Garma? If I may, I'm sorry kung na-touch ko yan. Meron kayo anak? Yes, Your Honor. Anak mo si... Angelica, Your Honor. Angelica. She was our adopted, Your Honor. Legally. Adopted? Legally po. Okay, adopted pala siya. Okay. Anyway, how many branches do you have? Yung buong seven ba yan? Limang store? Magwawalo po, Your Honor, pero isa lang ho ako nag-invest. Doon lang po sa Las Vegas. Yes, oh, because I asked my friends in the States, you know. And putting up a business like this will entail you millions of dollars. Malaki eh. Malaki yung Pinoy Bar, yung Noy Pitz Bar. And this Noy Pitz Bar is a well-established chain of restaurant. And that's the reason why medyo nagugulat lang kami that you were able to be a part, 20%, no? So maybe soon, Mr. Chairman, we'll be trying to find out, no, yung... pag-a-apply din po nila doon sa SEC, sa United States, about those incorporators. But for the meantime, Mr. Chairman, no, lastly, may driver ka ba na pangalan Dennis Manalo? Wala po, Your Honor. Taga Pangasinan? Wala po, Your Honor. Yes, so may resort ka. Ato, Colonel Bilela?
Wala po, Your Honor. Wala. Okay, sige, wala. Wala kang condominium sa Amaya, condominium sa may Quezon City? Wala po, Your Honor. Wala kayo, ha? And even GM Garma, wala rin sa Amaya, condominium? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. GM, meron kang condominium sa Amaya? Yes, Mr. Chair. Ayun. Ko lang naman, meron ka pala dun. So, si... If I may, Congressman Fernandez. Sige. Para lang ano, GM Garma, magkano ba sweldo ng GM ng PCSO? Yung salary lang po, parang salary grade 29, mga umabot po ata, na, parang 300 noon. When I left, it's almost 400. Hindi pa po kasama yung board meeting allowances and mga draw allowances. So, so PCSO General Manager earns roughly around, anong ballpark figure ka? Buwan-buwan? Mga more than 300 siguro or ganun so, mga po. 300,000? Parang hindi ko na. And dung later part, parang there's an increase. It's quite high, Mr. Chair. But I was asking you kung ano yung salary grade nung ikaw ang GM? 29, I think. Okay, salary grade 29. 30. And it seems na sa salary grade 29, parang ang dami mo masyadong properties. Meron ka ba ibang negosyo? Meron pong farming yung father ko po. Ako po nag-handle. Ano yung pina-farm nyo doon? May mango and ano po, sa bukid po. And when my mother mango died. Mango farm. Yeah. And when my mother died, ako po nag-handle sa ano po, lahat ng tatay ko, saka ng mother ko sa mga savings po nila and assets po. So malaking ektarya siguro yan. Ilang ektarya yan? Hindi naman po, Mr. Chair, tama lang. Ang bulk lang kasi ng nakuha namin is yung naipon ng mother kong jewelry. Because since I was 7 years old, hanggang college ko po, nasa ibang bansa na po yan. So yung, medyo substantial po yung naipon. If I may ask, are you married to Colonel Villela? Are you married to him? We got married, yes. Mr. And then Chair. Legally separated kayo? No, Mr. Chair, annulled po. So, are you aware and that he's getting $200,000 as his salary as the attaché? Alam mo ba yun? $200,000. Nung nagkahiwalay ba kayo, naghatian kayo ng properties? Wala po kaming hatian ng properties, hindi namin ni-resolve. Pero meron kayo napundar na properties? Meron kayo din nagsasama po, Mr. Chair. Ano-ano yes. Yung mga yan? May bahay, may lupa, and then there's savings, Mr. Chair, kasi po, our marriage was 2008 and I think he also worked sa America during that time. So may mga naipon po, substantial amount, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Colonel Villela. Yes, Your Honor. Where were you assigned? Currently, Your Honor, I am the Deputy Director for Information Technology Management Service, Your Honor. And what was your assignment where you said that you earned $200,000? Accumulation po yun, Your Honor, when I was the police attaché. Ilang taon yun? Tatlo po, Your Honor. Sa tatlong taon, you were able to accumulate $200,000? No, Your Honor. Oh. Apart, Your Honor. Anong apart? Yung pong investment ko po doon, yung kalahati noon, naipon ko po doon, yung kalahati no, din no, po. No. Kanina tinatanong ka. Sinabi mo, tinanong ka ni Chairman Dan eh, meron kang $200,000 ka mo. And you said that this was a salary that you were able to get when you were assigned in Cyprus. Were you assigned in Cyprus? No, Your Honor. Yung sinasabi mo kanina, in diplomatic? In the United States, Your Honor. So sa US. And you earned that much, $200,000? Hindi po, Your Honor. Oh, eh ano yung saan ang galing? Kalahati po noon, Your Honor. So $100,000. I am our salary there, Your Honor. Allowances. Hindi nga. 8,000, Your Honor, per Colonel, month. 8,000 per month. Ulitin ko yung tinanong ni Chairman Dan, ha? Sabi niya, meron kang $200,000, di ba? Is that correct? Hindi po ang ganyan ang pagkasabi niya, Your Honor. Oh, sige, sabihin mo sa akin kung ano niya sinabi niya. Sige, sabihin mo sa akin. Kung magkano po yung aking binayad doon sa aking share na 20%, Your Honor. Hindi yun, ikaw naman. Gusto mo, Secretariat, can we get the records, the transcript during that time when he answered that question? Ha? Colonel. Yes, sir. Makinig ka, ha? Ang tanong sa'yo kanina, sinabi mo,
Meron kang $200,000 because you earned that where? Yun ang tanong ko. Opo, Your Honor. Oh, ngayon naman, opo ka na. Meron, totoong $200,000. Opo, Your Honor. Okay. Saan mo nakuha yung $200,000? Yung kalahati po noon, Your Honor, sahod ko po na accumulated as police attaché. Okay, as police attaché, 100,000. Kalahati, come on, di ba? Opo, Your Honor. So, how much are you getting every month as a police attaché? $8,000, Your Honor. So, accumulation itong 100,000. Yes, Your Honor. Ilang years ka na-assign? Tatlo po, Your Honor. So, sa tatlong taon, naka-accumulate ka ng $100,000. Opo, Your Honor. O, eh, yung $100,000 na extra sa mga negosyo ko po dito, Your Honor. So, lahat ito, in-accumulate mo in a span of 3 years? Hindi po, Your Honor. For ang gulo mo kausap eh. Alam mo, ang gulo mo kausap eh. $200,000 lang pinag-uusapan natin. Huwag ka na lumayo doon. Eh, kaya nga ang tanong, saan galing yung $200,000? Sinabi mo, kalahati noon, galing sa sweldo mo as police attaché because you're earning $8,000 per month. Sabi mo, ha? Yes, Your Honor. Kasi i-accumulate mo yung 3 years mo as police attaché, ang ibig sabihin nun, kinita mo yung $100,000, hindi ka gumastos? Gumastos po, Your Honor. O, eh, kita mo, ang labo nung sagot mo. Pakiayos nga, I just want to get the transcript, ha? Babalikan kita mamaya, Colonel. Okay. Sige, Chairman. Chairman, can follow up lang ako dun sa mga years. Kumpeta, short lang. Colonel, will you, Chair, allow me? With indulgence of Chairman Dan. Congressman Fernandez. Ganito po, kailan ka ba na-assign doon sa US? 2020 po, Your Honor. 2020 month. Anong buwan? Anong buwan? August po, Your Honor. August, so half of 2020. Now, when was the Noy Pits was established? Las Vegas? 2021, Your Honor. 2021. Of what month? Nag-start po, Your Honor, December. December, oh, December 2021. In short, from 2020 to 2021, yun yung na-accumulate mo in the 3 years of your salary and your allowances. Eto ha. Oh, ba't matras ka? Tinatanong kita. Do you confirm? Kasi yung data mo is 2020 August, tama? Yes, Your Honor. Oh, you were signed now. Yung Noy Pits was established December of 2021. So, ilang buwan lang yun? Yes, tama? Yes, Your Honor. Oh, bakit sinasabi mong half? Half of your salary? I will submit the... Ito, you're lying. Huwag kang mag-sinungaling, Colonel. Alam mo, akala mo dito, yung mga tao dito, yung committee, bobo, na hindi pwedeng isa-isahin? You have said on record when you asked by Chairman Barbers that half of the $200,000 came from your salary. And your salary, 2020 August, you started there being assigned and 2021, hindi ko pa sinasabi yung expense mo. Yung expenses mo. Paano magiging half of that? How can you earn $100,000 a month for just 1 year or less? You're lying. Mahigit po, Your Honor. Ano mahigit? Sige nga, kwintahin mo nga. Alam mo, yung 3 years mo, kung tama yung sinasabi mo, that's only 288,000. Yes, Your Honor. Oh, I bet you started August 2020 and December 2021, saka kayo bumukas. Oh, yung expense mo, lahat-lahat. Oh, who are those, Ito, Colonel, marami pa kaming tatanong sa iyo. If in the next topic, pag nagsignaling ka, baka mapakontem ka. I'm very willing, Your Honor. Oh, you're very willing. Okay. Now, sino yung mga incorporators? Sino? Ray Perez po, Your Honor. Sorry? Ray Perez and... Sino nga? Lauro sino Colonso. Nga? Ray Perez and Lauro Colonso po, Your Honor. Filipino? Filipino-Americans, Your Honor. Oh, saan ka, address? Doon po sila base, Your Honor. Oh nga, saan nga doon? Sa California po, Your Honor. California? Saan sa California? In where? Los Angeles, Your Honor. Saan nga? Los Angeles po, Your Honor. Oh, Los Angeles. Now, how did you know these people? They were my brothers, paternity brothers, Your Honor. Paternity brothers.
Yes, Your Honor. O, anong trabaho ng dalawa? Doon? Restaurateur po si Mr. Calonzo, Larry Calonzo, Your Honor. O, yung Noy Pits, di ba? Matagal na po yan, Your Honor. 2013 yan nag-umsa. 2013? Sa, pumasok ka lang 2020? Opo. 2021? Mag- December? Opo, nung mag-open ho sa... Sa Las Vegas? Las Vegas, opo. O, please, eto ah, Mr. Chairman, I move to for Colonel Villela to submit his salen in the year 2019 up to 2022, Mr. Chairman. When was the last year you were assigned in the U.S.? Last year, Your Honor. When was that? 2023. September po ako na uwi, Your Honor, dito. 2023 September. Yes, Your Honor. Also, you submit in this committee your salen from 2019 to 2023. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of inquiry. What is the inquiry? Regarding dun sa $8,000 na natatanggap ni Colonel Villena, is this taxable in the U.S.? How is the money received? Yeah. I believe so, Your Honor, that is a taxable. If that is the gross amount of the salary that yung is given. Yung ba yung buong amount o yun yung take home mo, Colonel? Buong amount, Your Honor, dito po inaano yon, binibigay sa amin. Pinapadala po doon, plus yung sahod ko po as a Colonel, Your Honor. So hindi taxable yung $8,000? Dito po, Your Honor, hindi po. Ah, hindi. So dito kasabay ng sweldo mo, pinadadala buo. Ganun. Yes, Your Honor. Nandito po sa land bank po. Dito po pinapapasa. Thank you very much. I just wanted to get clarified on that. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman. Mr. Chair. Please proceed. And okay, matatapos na ako. Okay. Please, Colonel Villela, were you a former finance officer ng PNP as controller ng PD sa Iloilo? No, Your Honor. I am the provincial director of Iloilo, Your Honor. Hindi ka naging finance officer? Never I was assigned in finance, Your Honor. You were assigned? Never. No. Never. Okay. Mahilig ka rin sa mga Rolex? May Rolex ka? Meron po, Your Honor. Ilan ang Rolex mo? Isa lang po. Regalo po sa akin, Your Honor. Isa lang? Sino nagregalo sa'yo? My wife po, Your Honor. Ah, yung wife mo ngayon. Okay. Kailan natin nabili ito? Nung panahon na tayo nasa police attaché? Opo, Your Honor. Okay, so basically, nabawas yung... anyway, meron ba kayong property sa Samal? Ako po, Your Honor, may lote po ako doon. Meron ka sa Samal? Dati po akong chief of police doon. Sige, gaano kalaki yung property mo doon? 500 square meters. 500 square meter? Yes, Your Honor. Kailan mo siya binili? 2014 ata, Your Honor. I cannot recall, Your Honor. Okay. GM Garma, meron ka bang property sa Samal? Meron po, Mr. Chair. Meron ka din. Magkalapit kayo, correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Ilang square meter ang lupa mo sa Samal? Parang 700, Mr. Chair. 700. Lot, Grihar. May lupa ka sa Samal? Wala po, Your Honor. Sure ka? Yes, Your Honor. Wala? Wala po. Sige. Commissioner Leonardo, meron kang lupa sa Samal? Wala po, Mr. Chair. Ikaw naging USEC ng DNR, di ba? Yes po, Mr. Chair. And that property in Samal was a protected area. Am I correct? Protected area yun, hindi mo alam? Yung sa Samal? I think there are some areas correct. That are protected. Yes, Mr. And that's the reason why these people were able to get property there because of you being the USEC of the DNR before. That's not true. Of course, you will not deny. You will deny it. I know. I know naman yan. Anyway. Hindi. Are you adhering to my, you know, to my query that this is a protected area and that's the reason why during the time of your incumbency as a USEC of the DNR, you were able to scatter those properties to your friends. Am I correct?
That's not true, Mr. Chair. I know that he deny it, of course. I'm not even sure if that is a protected area, Mr. Chair. For your information, that is a protected area. Part of it is a protected area. And it was converted. That's why they were able to have a property from that place. Dati akong committee chairman ng ecology, and I know that. Anyway, so Mr. Chairman, for the meantime, lastly, Mr. Chairman, sa PCSO, hindi, ito na. PCSO, who is handling those money that are being given by the PCSO to certain foundations, like the STL Foundation? Sino? Anong department ninyo? Sa PCSO, ma'am, please. I believe it's the Accounting and Budget Department. The Accounting and Budget Department. Accounting. Who is the Accounting Budget Officer? She ano name? Here. Sige ma'am, please. Yes, please answer. Yeah, good morning po. About doon po sa pera ng PCSO na dinala sa foundation ng STL that was given to Mandaue through the STL party list. For our records po, meron po kaming binigay sa Mandaue City in the amount of 2 million para po doon sa typhoon victims, yes, ng Odette. Yeah, at ang nagdala ay si STL party list Ibon Barondog. Wala po akong alam kung sino. Hindi nga, can you kindly submit to us all the money that was transferred from PCSO to the STL Foundation? Can you do that? Titingnan ko po sa record namin. Tingnan nyo sa record, yes, no? Yes, and I will submit po. Okay, submit to us a certified copy of that transfer of money, you know, to the STL Foundation. Yes po. Okay? So, we'll be expecting that, And for now, Mr. Chairman, yun lang po muna at I'll be asking questions in... Mr. Chair? Okay, thank you, Congressman Fernandez. Thank you so much, Mr. Chairman. Yes, Congressman Acop. No. With the indulgence of Congressman... Okay, Congressman Paduano. Chairman Acop. Colonel Villela, gusto ko lang balikan po. Ito ah, last na lang ito, Colonel ah, kasi pag nagsinungaling ka, lalabas talaga sinungaling ka. Ito ah, so magkano talaga 8,000 ba galing dito, yung salary mo? Mayigit pa ho, Your Honor, kasi yung sahod ko pa ho as Colonel dito, Your Honor. Hindi, payslip mo, meron ka? Meron naman po kami lahat. So what is your gross? Gross? 8,000? US? Yan po yung aming allowance as a police. Hindi nga, ang total mo ang kinikita. Ikaw, you're evading. Hindi ko pa nilalabas yung isang tao. O magkano talaga? Yung 28,000, salary grade 28 po ng Colonel, Your Honor, plus yung aming allowance. Magkano nga? 8,000 nga po, Your Honor. Total. So less. May withholding, di ba? Magkano withholding mo? Eh kami dito sa Congress, we are just... 32% nga kami. Mas maliit pang sahod namin sa kinikita mo. Oh, magkano? Hindi ko po memorize yung sa sahod ko as Colonel. Magkano ang pinapadala sa iyo na net? At sino ang nagpapadala sa iyo? The Budget and Fiscal Office po ng... Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. O magkano? Magkano nga eh? Sinasama po padalas doon. Kaya nga, magkano, Colonel? Pinatawag kayo magkano? 14,000 po yung MOE ng office plus yung sahod po namin, Your Honor. 14,000? 14 po yung operating expenses. Hindi yung sa'yo. 8,000 po, Your Honor. Magkano? 8,000. 8,000? Dollars po. O less yung 32% withholding? Hindi po, Your Honor. Bakit? O so magkano talaga? Yun nga po, Your Honor. O ba't wala kang withholding? Ang withholding po, Your Honor, doon po sa sahod ko as Colonel, Your Honor. Yun po kasing allowance namin doon. Ito po yung aming... Sandali.
Sino yung next higher officer mo that time? Directorate for the director for the Directorate for Intelligence, Your Honor. Oh, who is that the director? Marami po, Your Honor. Marami. Pag-alis ko po. Before you leave and on your first assignment, sino? Oh, but you're talking to Grialdo. Alam niya ba? Mas alam niya? Hindi ko na... Eto ha, Colonel ha. Last na to, papakontempt kita. Yes, Your Honor. Oh, sino? Are you willing to be cited in contempt? Willingly? Hindi ko na po maalala, Your Honor, yung DI na pag-alis ko, Your Honor. Pwede ba yun? Pwede ba yun di mo matandaan? Yung unang principal mo nung na-assign ka, that was August 2020, as your statement. Hindi mo alam? Or you just evading because papatawag no, namin siya? No, Your Honor. Hindi ko lang talaga ma-recall yung... O yung ano, yung last, before you're assigned here in the Philippines. Hindi mo rin alam? Si... That was 2023, September? Hindi mo alam? Si General Morico po, Your Honor. General? Major General Morico, Your Honor. Is he active at the law? Yes, Your Honor. Anong assignment niya? Ngayon po, Your Honor. Siyempre, tinatawag ko yung assignment niya ngayon. Director po ng Research and Development. O, papatawag natin siya. May movie si Chairman, papatawag yung director for what? Research, Your Honor. O, research. Major, certain Major General Moreno. At the same time, makalimutin pala ito si ano eh. Si Karel Bilela. Hindi niya matandaan yung principal niya nung time ng first assignment niya as atasi. Oh, do you recall? Hindi mo ma-recall? Pandemic. Sinong PNP chief that time? Si General Albayalde, Your Honor. Oh, General Albayalde. Nakita ko kanina. Gen Albayalde. General Albayalde, sino yung ano? Sino yung official niya that time? Mr. Chairman, if he's telling when he was assigned sa LA, as liaison officer of sa San Francisco po kasi dati yan eh, naging linipat lang sa LA. Retired na po ako noon, I retired 2019, Mr. Chairman. Oh, ikaw Bilela, pati si General Bilelde, sabihin mo na siya. Retired na po ako 2019, ikaw, Mr. sinungaling ka. Hindi ko na, kasi siya ang nakapirma po, Your Honor, sa appointment ko. Andali, yes. Ba't siya nakapirma? Retired na nga siya eh. That was August of 2020. Sandali, please wait to be recognized by the chairman. Oh, your assignment was August 2020. How come General Albayalde will sign your document 2019, retired na siya? You're lying again. Elaborate, Mr. Chairman. Opo, yung signature kasi, it will be signed and then it will undergo process kasi kiniklear pa po sa embassy yan. Matagal po yung process niyan, Mr. Chairman. So, naiwanan ko na po yun. Nung pagkapirma po yan, it's not after you sign it, assigned na po yun. Magkiklear pa po yan, they have to get their credentials and all. Okay, we'll take in. We'll take in, sir. Albayalde, we'll take in. Now, question, balik ko lang, sino? Di mo rin matandaan. Nakatanggap ka ba ng order that time? Yes, Your Honor. Oh, hindi mo tinignan kung sinong pumirma, sinong boss mo? Ang na-assign po kasi ako ng Iloilo. After that, na-issuean po ako ng order January dahil pandemic po noon. Hindi na po kami naka-alis ka agad, Your Honor. Ang tinatanong ko nga, you stayed there for 3 years, di ba? Yes, Your Honor. Oh, hindi mo alam? Marami po kasing naging DI, Your Honor, that time. And, sino yung highest official ng PNP active here? Eto, Colonel, kasi medyo nakapagtataka. Anyway, Mr. Chairman, I move that we get, no, the
assignment of Colonel Villela. Naalala ko na, Your Honor. Si General Agustin po, Your Honor. General? Major General Agustin, Your Honor. Is he active until now? Retired na po, Your Honor. Retired. Mr. Chairman, I move to invite Mr. Agustin in the next hearing. Para magkaalaman tayo. Mr. Chair. Homsek, please take note of the to be invited resource persons in our next hearing. Major General, retired Major General Agustin. Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. I think we have with us today General Benji Acorda, who also headed yung Directorate for Investigation. May I be allowed to ask some questions? Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. General Acorda, you were assigned with DI, Directorate for Intelligence, di po ba? Yes, sir. Yung mga sweldo ng ating mga attaché, police attaché, dumadaan sa DI. Yes, Your Honor. Di ba may diplomatic pouch yun na ipinapadala natin sa US kung saan naka-assign si Colonel Villela? Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Yung sweldo at saka MOOE nila. Yes, now, Your Honor. Now, General Acorda, pwedeng dagdagan yun, di po ba? To my understanding, Your Honor, yes, Your Honor. Yes. Hindi naman perfect yung kwan na yun eh. Sistema na yun. Dinadagdag ninyo kung may pinapadala doon sa kanila na extra. Would you agree? Yes, Your Honor. Especially if there are some special occasions or visits and additional expenses that are incurred by our police attaches, Your Honor. Maski personal na padala, po pwede. Would that be correct? Personal, Your Honor, may I be allowed to check with our finance officer sa DI, Your Honor, kasi medyo hindi po ako lumaki sa controller and budget. Nandiyan ba sa iyo? Kasama mo ba? Unfortunately, Your Honor, I must be candid. Pero nangyayari yon. Would you also agree, General Albayalde? I have no knowledge on that, sir. I was never assigned in the DI but never assigned in CRAME, sir. But hindi you became the chief PNP, right? Kung yeah. Ako nga na hindi naging chief PNP, alam ko eh. Bakit hindi nyo alam? Probably personal, sir. Hindi ko po alam, but I'm not privy on that, sir. Well, kung meron po talagang nangyaring ganun. Colonel Villela, meron bang pagkakataon na hindi lang yung sweldo mo ang natatanggap mo? Yes, Your Honor. Yes. Kanino galing yung hindi kasama sa sweldo mo at saka MOE na natatanggap mo through the diplomatic pouch ng Directorate for Intelligence? Yung sahod ko po na dito, Your Honor. Yung sahod mo? Yes, Your Honor. Yes. And magkano po yung sahod mo noon in terms of pesos? 120,000, Your Honor. 120,000. Mr. Chair, may I request the presence of Police Captain Anova here as a resource person? Is Captain Anova present? Do you know Police Captain Anova, Colonel Villela? Yes, Your Honor. And Madam Garma, do you know also Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes. And who is Police Captain Anova to you, Colonel Villela? When he was PNCO, Your Honor, lagi pong nagtatambay sa akin, Your Honor. Lagi ko pong nauutusan ng errand, Your Honor. Nauutusan ng errand. Noong siya po ay hindi pa opisyal. Tama yes, po? Sir. Yes, Your Honor. And was he ever assigned as your driver? No, Your Honor. No. Pero hindi siya, yung mga errands, siya ang inutusan ninyo. Pag may pagkakataon po siya, Your Honor. Yes. Ang tanong ko lang naman kung nautusan mo eh. Yes, Your Honor. Yes. Madam Karma, was there ever an occasion na inutusan mo rin si Police Captain Anova?
Yes, yes, Mr. Chair. Yes, ano po yung utos nyo sa kanya? Mag-renew po nung ano ko po, LTAP ko sa firearms po. Maglinis ng? Hindi, yung sa LTAP ko po sa firearms. LTAP sa firearms. Nautusan ko siya. Siguro yun yung sagot nyo, ha? Nauutusan nyo siya. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take the oath of Captain Anuba, please? Sige, Comsec, please administer his oath. Mr. Anuba, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? The oath has been administered, sir. Okay. Thank you. Please proceed, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Captain Anuba, ang sabi ni Madam Garma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa iyo? Aside from yung pagfa-follow up ng LTOP or License to Own and Possess Firearms, meron pa bang utos? Kung sa iya, kung sa kanya, sir, rekta, hindi lapit. Po. Kung sa kanya po, rekta, sir, hindi po. Kung sa kanya, rekta na utos, wala po kasi di man po nakaka-rekta, sir. Sa kanyang rekta na utos, sir, hindi po. Merong mga informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo? Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Belela, sir. Si? Sir Belela po. Si Sir? Belela po. Sir, si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for long distance? Viber po, sir. Ah, Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag, ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng peso to dollars. Ano naman, sir? Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. O, sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Belela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano mga po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni may Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pa ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Ubalye, sir. Sergeant? Ubalye, sir. Ubalye? Sergeant Ubalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, po, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, irregular ba? When I say regular, is it weekly?
15 days? Monthly? Or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang ano, sir. Walang takda? Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik Villela? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa? Kung sino nag-abot, sir. Nag-abot sa'yo? Yes, sir. So, ibig sabihin si Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have. Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi ikokontape ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Villela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga, would you please sit farther from Colonel Villela? Sergeant Ovalles, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. Ma-establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anova sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala? Yes, Your Honor. Wala? Yes. O, Captain, sinabi nung sarento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng totoo mo. Sinasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito, assigned lang kay Colonel Villela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, ano, kasi yung very... Chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ovalles na first cousin ni GM Garma, wife niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ovalles. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ovalles is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ovalles? Correct? Yes po, Your Honor. Yes. And she was and still nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Oh, siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO for the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka, ha? Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain Anova, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng peso sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan?
30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pag-ilapit lang yung microphone. Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako mga... Kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako, pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na, ano na po, wala na po ako. Hindi ko na matandaan, Your Honor. Di makotig ko convert ng ano. So, sinong nagpapalit sa'yo ng 30 million pesos? Doon po, kay, nanggagaling kay Ubalyes, Your Honor. Kay Ubalyes? Yes po. Sa tingin mo, kanino namang kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot sa'yo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sergeant Ubalyes. Do you deny that also, Sergeant Ubalyes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Ubalyes? Second. There is a motion to cite in contempt Sergeant Ubalyes for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Ubalyes is hereby cited in contempt. Mr. Chair. Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Ubalyes should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail? Do you have any? I don't have any... perhaps in Quezon City Jail so that it will be near Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Sergeant Ubalyes, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo? Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. Previously, after ko po mag-schooling. Sa ngayon, wala ka pang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Oo, nasa holding ka? Yes, sir. Pero SPD? Yes, po. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bagong police? Dito. Opo, opo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Ubalyes for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Ubalyes, Mr. Chairman. Okay. The parliamentary status that Sergeant Ubalyes has already been cited in contempt. And there is a second motion where... Sergeant Ubalyes will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Yes. Mr. Chair, second motion of Congressman Karab is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And until the motion to detain Sergeant Ubalyes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Ubalyes will be detained at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Please proceed, Congressman Acop. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, sinabi mo kanina na... nagpapalit ka rin ng small amount of pesos, $2, na ipadadala doon sa United States kay
Colonel Villela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha mo rin yung pera kay Sergeant Ubales? Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to sa identity, Your Honor, di ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano, ano, ano? Pakilakas-lakas. Description kasi lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na bibigay, Your Honor. Description. Sino nagbigay sa'yo ng description ng sasakyan? Si Sir Villela po. Si Sir Villela. Si Colonel Villela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may I know kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. 500 pesos. 500 pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. No? Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo? Saan mo pinapadala? Ah, hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Inahatid ko po. Inihatid mo saan? Sa DI po. Sa budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So sa DI mo dinadala. Sino sa DI yung pinagdadalan mo? As to office lang po kasi, Your Honor, di ko familiar, basta kilala ko lang sa, alam ko lang yung office. Hindi, sino tumatanggap nung pera na dinadala mo sa DI na papunta doon sa kay Colonel Villela? Di ko na ma-recall, Your Honor, yung pangalan, pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. Oh, sige. Siguro when the time comes, lahat ng sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo. Eh kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilala. Hindi mo budget tinatalam. Section po actually. Budget section ng DI. Ah, budget section. Opo, opo. Anong taon yun? Hindi ko, mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir Non. Okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, Your Honor. Colonel Villela, a while ago, you stated, nung tinanong kita na meron pang iba, aside from your salary MOE, na natatanggap ka. Di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung sinasabi na iba kaysa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni Captain Anova? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi sinong hindi naman regular yun. Mo? Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Villela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin, ha, Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa'yo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung nautusan ng misis ko, sir? Kasi nandito may, po yung may misis. May I move, Mr. Chair, that we invite the alleged wife of Colonel Villela here? There is a motion to invite the alleged wife of Colonel Villela. And it any second? Second motion. Duly seconded. Colonel Villela, huwag kang pangiting-ngiti dyan, ha?
Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind Mr. Chair. Vilela, you wipe off that smirk on your face. Otherwise, Mr. Chair. Otherwise, really, this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. Sinasabi ko na sir. Sorry, Your Honor. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of Colonel Playboy. Colonel Playboy, who is your alleged wife? Isa lang po ang wife ko, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Hindi siya asawa mo? Sino asawa mo? Si Marilu Vilela po, Your Honor. May I proceed, Mr. Chair? As I've said, mag-ingat ka, Colonel. Diba? Kami, seryoso kami rito. Pangiti-ngiti ka riyan eh. And may I request, Mr. Chair, that Colonel Grijaldo be seated away from Juan? Kasi tuwing matatanong sila, nagtitinginan pa sila ng dalawa eh. Colonel Grijaldo, can you please comply and transfer to another page? Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? You wipe off that smirk on your face. I'm telling you, you cannot fool this committee. Na-invite na? Yeah, there was a motion earlier that we will invite the wife of Colonel Vilela. And it was approved, unanimously approved, Your Honor. I think, Mr. Chair, nalaman na natin kung saan nanggaling yung $200,000 na sinasabi ni Honorable Fernandez. The only question is kung saan po galing yung pinapadala sa kanya doon sa USFA. Now, Colonel Vilela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo. Once lang po, Your Honor. Ulitin ko. Alam ko nag-graduate ka ng law, pero may kalalagyan ka. Malapit nang maubos ang pasensya ko, Colonel Vilela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Di ba? Ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo kung housewife siya? Ang tanong ko, saan nanggaling yung pera? Sa sahod ko po dito, Your Honor. Simpleng-simpleng sagot pala eh. Paikot-ikot ka pa eh. Di ba? Kung sinagot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nanggaling na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, akong tinatanong ng ganyan. Di ba? But anyway, Mr. Chair, napatunayan po natin na si Madam Garma nagpapalit ng pera, pesos into dollars, worth 30 million. Yun lang ba ang nangyari? Meron pa bang ibang transaction na pinapalit sa'yo? Meron pa? Yes po, Your Honor. Ano pong ilang beses pa? Dalawang beses lang po yung... Magkano yung pangalawang beses? Nauna po yung una na 20, Your Honor. 20M, Your Honor. Ang nauna, 20M. Pero iba-ibang hindi yan magkasabay, Your Honor. Huh?
Anong ibig mo sabihin hindi magkasabay? Hindi hindi isang bagsakan yung 20 million na pinapalit mo? Hindi po. Dalawang beses lang po ako nagpapalit ng malaki. Ah, dalawang beses kang nagpapalit ng malaki? Opo, Your Honor. Mas maraming beses yung maliit? Mga ginagmaliit lang, Your Honor. Yung maliit. Okay. Yung dalawang beses na malaki, magkano po yung amounts? 20 po, Your Honor. 20 at saka? 30 po. At saka 30. Opo. So, pero yung iba, nautusan ka rin na magpapalit sa... Ginagmay lang yun. Maliit na amount. Na, okay. Saan mo dinala yung pinalit na 20 at saka 30? Kanino mo binalik? Dito, Raga. Doon pa rin, Your Honor. Saan doon? Doon kung saan ko kinuha, doon ko lang din po binibigay. Saan mo nga kinuha? Sa PCSO po, Your Honor. Sa PCSO. Okay. So, okay na. Yung pa rin tao na yon. Yes, Your Honor. Si Sergeant Obales. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. I think I have established my point. Okay, Chairman. Thank you. Yes, Chairman, before I forgot, let me move, Mr. Chairman, that for the BID and the DFA to be alerted with regards to all those persons that was being subject of this investigation. Mamaya po, tatanungin ko lang yung DOJ kung what might be our other legal remedies with regards to these people. But of course, as of now, let this committee to the chair ordered all the BID to have a lookout bulletin on those persons being subject of all this investigation, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Paduano. There is a motion to... Yeah, it's a motion, Mr. Chairman, to order BID for a lookout bulletin for all those mentioned names, especially Colonel Villela, particularly Colonel with the wife, Colonel Grijaldo, Narsoles, to be in the lookout bulletin. And of course, Colonel Barayog. Mr. Chairman. Okay, there's a motion as stated, duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, lastly, just to establish the question of Palit Dulyar ni Kapitan Anoba. Kapitan, di ba sinabi mo kanina kay Congressman Akop, Chairman Akop, na twice? No, 120 million, 130 million. O yung 30 million, saan ba nakalagay? Yung 30 million pesos from the PCSO. Ano bang nilagyan nun? Karton, bag, pati kulay? Bag, Your Honor. Bag. Gaano ka laki yung bag? Tumayo ka, paki-describe mo. Ang mga uban, yung tira, Your Honor, nasa... Isang bag lang o dalawang bag o tatlong bag? Isang bag lang, Your Honor. O sa isa na kabag? Isa lang po. Isa na kabag. Now, so isang bag. Pagbalik, saan mo nilalagay yung pera, yung dolyar? Di siya yung bag ba o may... Parehong bag lang nilagyan mo pabalik? Naka... Pampandisal, ano yun? Naka? Bulsita, naka-bulsita, Your Honor. Paper bag, Your Honor. Paper bag. So, naka-paper bag, pagbalik mo, binigay mo doon kay Obalyes. Yes, tama? Now, specifically, saang lugar sa Manila, anong money changer? Your Honor, di ko na maalala yung money changer, Your Honor. Black market, ano lang po, yung tabi-tabi lang po. Tabi-tabi? They can produce millions of dollars sa tabi-tabi lang. Kasi pag 30 million at 50 lang, that's 1.5 million US. Anong tabi-tabi? Hindi mo rin kilala? Hindi, yung tao? Hindi po. Sa tao po, din po. Hindi, ang tanong ko nga, sinong pinagpapalitan mo? Hindi po, tindahan lang. Ano lang po, yung pwesto lang po siya. Alam mo yung pwesto? Yes, Your Honor. Saan yun? Sa Malate po. Sa Malate? Saan sa Malate? Mahaba po, Your Honor. Di ko obisado, Your Honor. Pero pag pinuntahan, alam mo? Yes, Your Honor. Matuturo mo? Apo, Your Honor. Yung lugar? Sa Malate? Hindi mo na matandaan kung ano? Hindi po, sorry po. O pangalan lang, name. Sinong name? Kahit alias.
Wala pong, hindi kasi ako matandahin talaga yun. More on, pagka natapos po kasi, hindi na ako na gano'n, basta na-comply ko na lang yun. Pero kilala mo yun, of course. How can that money changer magpapalit sa'yo kung wala siyang tiwala, hindi ka kilala? Diba? Alam naman yun, Your Honor. Kahit sino pwede magpapalit doon. Kahit sino? Opo. Pero alam mo yung lugar? Opo. O, paki-recall lang, in your recollection mamaya, after this hearing, paki-describe mo, pati kung kailangan sketch, or kailangan natin yung lugar, papunta ng lugar para maituro niya. Just to confirm that indeed, doon ka nagpapalit. Okay? Okay? So, malate, ha? Yung first na pagpapalit mo, doon din. Sa lugar na yon. Pareho lang po. Pareho lang. Pareho lang. Okay. Now, Mr. Chairman, before I end, let me just put on record, Mr. Chairman, that yung I mentioned about the Class 96 and 97. Gusto ko lang po liwanagin that the Class 96 and 97, hindi po kasali dito. Yung mga rogue lang po, yung mga may problema lang po. Well, in fact, a lot of Class 96 and 97 na magagaling po. No, they deserve to be promoted. And well, in fact, sila rin po nabibigay sa atin ng mga information. And that includes all the names. Colonel Villa, you were also there. Doon sa DPWH. Nandun ka rin. Noong June 28. Yes, Your Honor. Oh, nandun ka. Tama? Yes, Your Honor. Oh, this is the first time na inamin ni Colonel Villa. Kasi hindi ka rin makano. Kasi may magtuturo sa inyo. Somebody will testify here and it will be corroborated. By your also the class.